Hello guys, good evening. Hello. Evening. Bimbo Cornejo Vlogs and Sanaya's Beautiful World. So guys, a quick update lang dun sa aming bahay na na-view namin dun sa Watford. So thank you guys for watching and thank you na rin dun sa mga nagtatanong kung ano bang nangyari yung update kung nakuha ba namin yung bahay o anong nangyari na. So it was I think two weeks ago na nung na-view namin. So anyway guys, before that, tell natin yung update regarding tomorrow muna tayo sa tomorrow nini is this one, the coronation of His Majesty King Charles III. I'm back to something. Yes, ito na pala oh. So many na naging king and queen. So pang 12 na si King Charles III and yung first one George the First, 1714 to 1727. Yeah, that was so, very long time. 12 na. Pa-12 si Majesty King Charles. So, tomorrow is May 6. And ang plan natin ay we're not going to London. We're not going to London. Why? Kasi Shama is working tomorrow. Anyway, Shanaya is school day off, Saturday. Pero dahil may work si Shama, mahihirapan tayo sa London. Pero I wanted to go to London kasi talagang, ibig sabihin ko, minsan lang ito mangyari, coronation ng sa royal family. Pero dito na lang kami, we're going to attend here in Dunstable, dun sa park. Mayroon daw silang lalagay na big screen. Yeah, so naka-live din ang coronation dito sa mapapanood na lang nga lang namin sa big screens. Oh! Yes! Tomorrow? Yeah, tomorrow. Oh, yes. Me and Nini are attending. Yeah! So, possibly guys, magla-live din kami tomorrow para mapanood nyo ng live ang coronation ni Majesty King Charles III. And also guys, today is May 5, tomorrow May 6, it's Daddy's birthday. Yes! Bimbo Cornejo's birthday tomorrow. Imagine! sorry. Birthday ko, tapos coronation ni King Charles. Oh my God, I'm very proud. it happened in my life. Our first, almost first year na here in the UK. This June is our 1 year anniversary. Coronation and my birthday during my birthday. Oh my God, I'm very proud. So, magla-live tayo bukas. Birthday ko and coronation ng King. Okay, Nina? Yeah. Nina is very excited kasi nga birthday ng daddy niya and coronation pa ni King. Anyway, guys, oh, talented si Nina. Si Nina ang nag-drawing nito, yeah? Oh, look. Pagkakabilis, oh. I'll like, this one, like 2 minutes, yeah? 2 minutes. So Shanaya, who is that? Who is that? This is Daddy. He has the green one. And this is Mommy. And that is Yash for my friend. And that is me. Oh. And you're on the bus. And that's bus. That's bus. They are on the bus. That's why they are higher than us. How about this one? And this is where Fadok is. She's playing with the rim. Yes, Fadok's little sister. Yes, Fadok's sister. Yeah, Fadok. Oh, look. You this miss... is for Fadok and for Yaspa. They miss Yaspa and Fadok because they moved now in different school. Yeah, this is little bit sad for Shanaya. That is her first friend. They are sister and Shanaya became best friend of them. But unfortunately, this Easter, April, they moved to another town and another school. That's why Nini really, really missed them. Okay? So, doon na tayo guys sa update sa bahay. Oh my God. Talagang na-excite ako kami guys dahil it's very near. Just 1 mile away from Shama's workplace. So, excited na excited kami. Sabi ko nga 5 minutes walk. Hindi na magsasuffer si Shama sa pagta-travel. And price guys, I mean the rent, monthly payment is £1,500. So, here we are paying £1,100. So, it's the same. Kasi sa pagta-travel, si Shama ay nag-i-spend ng £400. And also consuming time. So I said, even it's 1,500 monthly, it's fair enough. Kasi ganun din ang price talaga sa Watford. Pero, and also guys, isang advantage nito,
This is reference by Shama's co-worker, which is yung owner ay brother. Kasi they are sister and brother. So sabi ko kay Shama, oh, malaki ang chance nating makuha yan. Kasi they are brother and sister. So nakita naman you guys kung kano kaganda ng property. 2-bedroom, big living room, kitchen, with big garden. Oh my God, nag-start akong mag-imagine kung inong itatanim ko sa garden, si Nini as well. Kasi siyempre, miss na naming tumira din sa bahay na may garden. So, kaya lang guys, so, sabi nung owner, nung nabiyo namin na, after 2 days, it was Monday, i-update niya kami. Kasi nga, alam na namin yung lahat na babayaran, council tax, all bills. So, for us, this is the best chance for our family to move to Watford. So, Monday, i-update niya kami, which is walang communication that day. Tuesday, Tuesday siya, Maya, when we received message from Shama's co-worker na i-contact daw namin yung brother niya. Kasi daw, guys, nung kausap pala namin yung owner, sabi niya nga pala, may nauna sa amin na kaibigan niya. So parang kami ay second option. Just in case na hindi magustuhan niya, kami na talaga yung magustuhan namin ang property, kaya binyo din namin, yung decision namin, kung magustuhan namin, kami ay second option. So, that time, sabi niya, i-message namin yung kapatid niya kasi hindi pa rin daw binubyo nung first option yung friend nung brother niya. So nagkaroon kami talaga ng big hope kasi nga ibig sabihin tinatanong na kami kung gusto namin talaga yung property. So kinontak agad namin yung brother niya, tinawagan ni Shama. So kaya lang nung tinawagan ni Shama, ang sabi ka agad, pero hindi pa kayo yung talagang first option ko kasi iniintay ko pa rin yung aking kaibigan. So sabi namin, sige, pero that time, tinanong niya kami kung magkano yung kaya naming ibayad. So, pero pinag-usapan din namin ni Shama dahil sabi namin ni Shama, try nating tumawad, mali mo, makatawad pa tayo. So sabi ni Shama, 1,300, mabayaran ka namin. Pero sabi nung owner, in Watford, this price, 1,300, is impossible. So, after sinabi niyang ganun, nag-demand agad ako na, sige, 1,400, babayaran namin ang deposit the following day. Sabi ko agad na ganun, kasi nga, gustong-gusto namin ang property. Pero sabi sa usapan na namin ni Shama, na kahit 1,500, babayaran na rin namin, willing na rin kami. So, after sabi ko ng 1,400, the following day, babayaran namin yung 1,400 kasi deposit and advance. So, sabi niya, okay, wait until in the evening and sasabihin ko yung decision ko. So, after before 7 o'clock, he called us again and he said, meron daw bad news and good news. Oh dear. So that time, nung sinabi niyang bad news and good news, si Shama, ang naisip niya, atin na to. Kasi nga, atin na to. Siguro iniisip niya lang sa bad news, kailangan lang may iba pang bayaran. And good news, makukuha na namin ng property. Pero ang sabi ni Shama, okay, I want to know the good news. Yeah, good news first. Yeah? Good news first, he said, I have one friend which has so many properties in Watford as well. Oh my God. After na sinabi niya gano'n, naisip ko na, nako, hindi ito atin. Kasi bakit niya pa sinabing may kaibigan din siya na maraming properties sa Watford. So yun na nga, sinabi niya na hindi sa amin na pupunta yung property na yon dahil nga daw gusto din nung kaibigan niya. So priority niya yung kaibigan niya. Kaya lang, yung good news nga, meron siyang kaibigan din na real estate property rin, business, na maraming property sa Watford na willing kaming tulungan. So, yun ang isang good news na sinabi niya na hanggang sa ngayon, kinokontak namin siya na nag-iintay kami na yung property niya ay magkaroon ng bakante o whatever. Pero sabi niya, tutulungan kami noon. So,
hopefully. So yun yung bad news. Ang pinaka bad news. Oh my God. Nini was crying. She cried nung malaman niya na hindi namin makukuha yung property. Kasi nakita niyo naman guys sa video, gustong gusto ni Shania talaga yung property. Nag-i-imagine na siya na ito yung bed niya, dito yung kanyang playing room. Pati ako, yung kung saan ko pinag-iisipan namin ni Shama kung alin yung master bedroom. Kasi nga, two bedroom eh. Tapos dun sa kitchen, tamang-tama guys, oh, magsa-summer. Nag-iisip na ako na, I'm thinking that time, yeah? Shama, what vegetable I have to buy? Because when you pay deposit, you can start now to move things. So I'm thinking to Shama, oh, I will start to move some stuff. But oh my goodness, na our dreams kulap again. So anyway, back to zero again. So until now, wala pa kaming update dun sa kaibigan niya. So anyway, may kontrata naman namin dito. Mabait naman yung aming landlord dito. So pero magwa 1 year na kami dito, kaya nag-i-start na rin kaming maghanap eh. And also si Shama pagod na rin eh. Saka yun lang ang target. Ang target lang namin talaga dito 6 months. Kaya lang sabi nung landlord namin dito, 12 months daw ang kontrata, kaya no choice kami. Kailangan namin ng bahay noon. So yun guys, ang update. Hindi natin nakuha. Talagang, okay. Kahit, sabi ko nga kay Shama, kahit pa 1,550, makuha lang namin yung property. Kaya kung i-demand namin. Kaya nung sinabi na nga na, no, it's impossible, nakuha na nung kaibigan. Hindi na ako nag-demand ng 1,550. So, yung guys, medyo is really, really difficult, guys. Kahit tumitingin kami ngayon sa, ano, I mean, yung property. Kahit tumitingin kami ngayon sa online, kasi naghahanap-hanap na kami. Naku po, ang tataas ng 2-bedroom flat like this, 2-bedroom flat, 1,700, 1,800, this is like 5 miles away from Watford. Meron namang mga, kaya lang, may 1-bedroom flat, 1,200, hindi naman kami, car parking. Yeah, they will not approve us because we need 2-bedroom. Kaya doon sa sinasabi ng iba, ng mga viewers namin na, but hindi na lang kayo kumuha ng mas mura? Guys, alam niyo naman ang sitwasyon. Walang makuhang, there is no cheap available. Why we have to choose expensive if there is a cheap one? Kahit nga, 1-bedroom flat lang, we are ready to move. But they don't give us. So, yun guys, we don't know until when we are going to stay here. Hopefully, before. And also, yung school ding niya pala ni Shania, July until third week of July yung kanyang schooling dito. So anyway, hindi naman problema sa mga bata, anytime naman pwede silang mag-move. Kung let's say mag-move kami ng different town, iahanap ng UK government si Shania yung pinakamalapit din sa malilipatan na namin. Hindi masyadong problema yun dito sa UK. Kaya lang siyempre problema din kay Shania yung adjustment, kasi siyempre meron na siya mga friend doon. Tapos pero no choice kasi talagang malayo kay Shama eh. So, ayun guys. So, sorry. Hindi natin nakuha. But anyway guys, it's my birthday tomorrow. Nineya, that is birthday tomorrow guys. Please. Advance happy birthday, yeah. Daddy. I'm telling today while you're watching this, May 6, it's my birthday. So guys, for my birthday, please press the like button. Yeah? Yes. And if you don't mind, greet me. Nagdidimanda kasi birthday ko naman. Please, kahit magdimanda ako, sana maunawaan nyo. Yes. And also, please share, what's this? Press the share button. So that will help us. Please, as many as... Yeah. Please click the share button. That will help us. That will be the best birthday gift for Bimbo Cone Only Vlogs. Only this, guys, a big help for my birthday gift. Press the like button. Send me a birthday wish. And please share. So, maging million ng views. So guys, request to follow us on Facebook as well, yeah, please. Yeah, Facebook page, guys. Facebook please follow us. Yes. Please follow. Yeah, and this time as well, I know, guys, dahil
what we are expecting, we are only three here. There is no any changes. That's why we want to... No, but there will be mega changes will happening mega in our changes life. Changes coming as well. This coming summer. So many activities here in UK. And you don't know, people, including in our blogs. Maybe families. Family, we are announcing now. Yeah, and also maybe we will start to travel as well. Maganda na weather here in the UK. It's getting warm na. Winter is totally finished. So, pwede na tayo mag... And Senaya is going for school holiday. And also, yun nga lang, naghahanap din ako ng trabaho. Pero guys, anyway, sana makakita tayo. So, it's my birthday today. King Charles III coronation. And also, yung update sa nangyari sa ating... Oh, ang ganda-ganda ng property. So, guys, thank you for watching. Bimbo Cornejo Vlogs. Please like, share, and subscribe. Thank you, guys. Bye-bye. Bye. Happy birthday, Bimbo. Happy birthday.